Welcome back sa Barangay Inspiring Stories. Isa na naman pong kwento ang ating matutunghayan sa araw na ito, na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Guys, tingnan niyo yung baon ni Tony. Kamote na naman. Hindi ba't kamote rin ang baon niya kahapon? Umalingaw-ngaw sa buong silid-aralan ng seksyong iyon ang tawanan ng mga estudyante matapos iyong sabihin ng kanilang class president na si Hannah. Paano kasi ay napansin na naman nito ang baong kamote ni Tony? Oo nga, kahapon at nung isang araw, kamote rin ang baon niya na. Sagot naman ng isa sa mga kalalakihan. Kaya siguro laging nangangamoy mabahong hangin dito sa room. Kakakain ni Tony ng kamote, nagiging ututi na siya. Hirit naman ng isa pa na ikinailing na lamang ni Tony. Bagamat patuloy siyang pinagtatawanan ng kanyang mga kaeskwela, ay hindi niya ininda ang mga iyon. Patuloy lamang niyang nilantakan ang mainit-init pang nilagang kamote at tila sarap na sarap niyang inubos ang mga iyon. Hindi ka ba nagsasawa sa pagkain niyan, Tony? Halos araw-araw na lang, yan ang baon mo. Hindi ka ba nauumay? Tila hindi nakatiis ang presidenteng si Hannah kaya nagtanong na ito sa kanya. Namumulsang hinarap naman ito ni Tony bago niya ito sinagot. Hindi. Bakit naman ako magsasawa? Magkakaiba naman lagi ang pagkakaluto ng kamoting baon ko. Noong isang araw, kamote Q. Kahapon naman, inihaw na kamote. At ngayon, nilaga. Sabi niya pa na parang wala lang na pinagtatawanan siya ng mga ito. Kitang-kita niyang napangiwi ang kanyang mga kaklase. Yuck! Wala ka na bang ibang makain? Tanong pa sa kanya ng isa. Meron naman. Pero alam nyo, hindi ko alam kung bakit pati baon ko, pinoproblema nyo. Wala ba kayong baon? Pamimiloso po niya naman. At dahil doon, ay walang nakasagot agad sa kanya. Naiinggit lang yata kayo sa kamote ko eh. Kung gusto nyo kasi, pwede naman kayong magsabi. Hindi yung awayin nyo pa ako. Tatawa-tawa pang dagdag niya na ikinainis ng kanyang mga kaklaseng kanina lang ay tawa ng tawa. Matapos iyon ay tinalikuran niya ang mga ito at dumiretso na ng uwi. Ang hindi niya alam, sa inis ng mga kaklase niya ay sinundan pala siya ng mga ito upang makahanap sila ng butas na magpapahiya sa kanya. Ipinagtataka ng kanyang mga kaeskwela nang imbes na sasakay ng jeep, pauwi sa kanila ang puntahan niya ay lumiko pa siya sa isang eskinitang magdadala sa kanya papunta sa squatters area. Kitang-kita ng mga kaeskwela ni Tony nang salubungin siya ng mga batang taga roon na tila tuwang-tuwa sa kanyang presensya. Kuya Tony, ano pong dala mo? Magalang na tanong ng isa sa mga nasabing bata na bagamat marungis ay walang kiemeng niyakap din pabalik ni Tony. Heto. Dinukot ni Tony mula sa kanyang bag ang dalawang balot ng mamahaling tinapay at dahil doon ay ganoon na lang ang tuwa ng mga bata. Wow! Kuya! Cake yan! Hindi ba? Tamang-tama at birthday ko po ngayon. Nagtatatalong sabi naman ng isa pang batang babae kay Tony. Hindi ito cake jelly. Pero espesyal na tinapay ito, kaya pwede na rin. Hayaan mo, hindi ko hiningi ang allowance ko ngayong buwan kay mama dahil may surprise ako sa inyo. Sagot naman ni Tony na hindi nagtagal ay sinundan ng paglabas ng ilang mga nakatatanda sa naturang squatters area habang hawak ang iba't ibang putaheng ipinaluto niya. May spaghetti, pansit, at sopas at mayroon pang juice na panulak na talaga namang ikinahiyaw ng mga bata sa tuwa. Mangiyak-ngiyak naman ang mga magulang sa nakikitang saya sa mga ito at isa-isa silang nagpasalamat kay Tony na bagamat isa pa lamang simpleng high school student ay talagang napakalawak na ng pagmamahal sa kapwa. Kuya Tony, ang saya-saya po namin. Ngayon lang kami nakaranas ng handaan. Heto po ulit ang isang basket ng mga bagong kuhang kamote, kuya. Ipinabibigay po ni nanay yan bilang pasasalamat. Nginitian ni Tony ang batang nag-abot ng naturang basket ng kamote bago nito marahang ginulo ang buhok ng paslit. Samantala, nagkatinginan naman ang mga kaklase ni Tony na hanggang ngayon ay nanonood pa rin at hindi makapaniwala sa kabutihang taglay ng kanilang kaeskwela. Naantig ang kanilang puso sa kwentong nasa likod pala ng palaging pagbabao ni Tony ng kamote. At bukod doon, ay nakaramdam din sila ng matinding pagkapahiya sa sarili.
ang dating pungungot niyang natatanggap ni Tony sa mga ito ay unti-unting napalitan ng paghanga at inggit sa kabutihang taglay ng kanyang puso. Kaya naman mabilis na nagbago ang pakikitungo ng mga kaeskwela niya sa kanya. Sa paglipas pa ng ilang araw, hindi na lang nag-iisa si Tony sa pagbibigay ng ngiti sa mga batang kapuspalad. At hindi na rin siya nag-iisang kumain ng kamote sa eskwela tuwing sasapit ang kanilang reses. Dito na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay may napulot kayong aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan, thank you so much and peace out!